Okay. So nandito na tayo sa tinatawag na New Zealand ng Bulacan. Ayan, no. Grabe, ang ganda, no. Good morning mga kalabok sa pinagpalang araw at salamat muli sa pagdalaw. Okay, so ngayong araw mga kalabok, mabiyahe tayo. Plano ko magpunta dito sa may DRT. So hindi ko lang alam kung saan tayo pupunta. So hindi ko alam kung ano yung mga final na pupuntahan natin. Pero mas mabiyahe lang. Nakauwi na nga pala kami dito sa Hagonoy, kaya nandito na ako sa Bulacan. So ngayon pupunta tayo ng DRT. Ayan. Pero bago tayo pumunta doon, dumaan muna ako dito sa ano, pinagtatabuhan nitong mga kaibigan ko nandito. Ito nga pala si Manager Christian. Kamusta po, Manager? Pwede po ba ako pumasok sa loob? Pwede naman po. At syempre, ito si Karen. Hello! At si Boss Benad. Hello, Boss Benad. Ayan, so ito kasi yung ano, pinagtatabuhan nila dito sa ano, sa Paumbong. Dito sa Paumbong, Bulacan. So itong ano na to, sa may part na to ng ano, La Consolacion. Tapos palabas na ako dyan sa may BSU. Dyan kasi yung daan ke. Ayan, so dumaan lang ako dito. Kwentuhan lang kami. Tapos pagyari nito, diretso na rin tayo sa biyahe. Okay. Una na ako. Bye-bye. So paalis na tayo dito. Ito nga pala yung ano nila. Itong sa JNT nila na to. Itong Delivery Ninja Van. Naghahanap sila ng mga riders dito. So kung gusto nyong mag-apply, eh pwede kayong mag-apply dito. So lalagay ko dyan sa harap ng screen. Ayan, makikita nyo dyan yung contact number nila, para pagka gusto nyong mag-apply, eh apply kayo dito. So marami-rami pa yung kailangan nila na riders. Okay, so tuloy na tayo sa biyahe, para hindi na rin tayo hapunin. Patanghali na din. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. If I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Ate, magkano dito sa ano? Minudo. 80, eh dito po, ano po itong liempo na inihaw? Liempong inihaw yun, magkano po yun? 80 din po. Sige te, yun na lang. Okay, so 30 minutes bago mag DRT. Kain muna tayo. Minadaanan ako ditong isang kainan, para pagdating ko dun sa mismo pupuntahan natin sa DRT, kakain na tayo. Yun, liempo. Ang dilim nung panahon mula kaninang umaga. Parang uulan. Kasi sa ibang part, umuulan na. Pero sana huwag tayong abutan ng ulan. Malaki talaga yung ano, madilim talaga yung langit kanina pa. So, bilisan na natin kumain. Baka abutan tayo ng ulan. Okay, buti na lang hindi umulan. Umambun-ambun lang kanina nung bago ako kumain. Saka energy na rin tayo. Umalis kasi ako ng bahay kanina. Hindi ako nag-almusal, kape lang talaga. Kaya matamlay ako kanina.
Pero ngayon nararamdaman ko medyo malakas na ulit. Masigla na tayo. Nakakain na. Pero sana huwag nang tumuloy yung ulan. Ang laki pa rin ng dilim eh. Okay. Dito tayo sa may part ng bypass Laritel. Pumuntahan natin ngayon is yung tinatawag na New Zealand ng Bulacan dito sa may San Ildefonso, Bulacan. So yun yung sa tingnan natin ngayon. At meron pa tayo pumuntahan mamaya isang portion. So pumuntahan din natin. Alternate route for light vehicles on going to San Ildefonso, Bulacan. Ayan. So dito tayo tinuturo ng mapa. Sundin na lang natin yung tinuturo ng mapa. So minapa ko lang din kasi itong ano eh. Pumunta dito sa New Zealand ng Bulacan. Pinakatuloy din na to. Saka yung pinaka mga kalsada dito. Ganda talaga nung ano, ginawang alternate route na to. Imbis na dadaan ka doon sa mga part doon na mga may kabayanan, mga bahay-bahay. Eto, ayan, mga bukirin yung makikita mo. Wala doon kanina nung pagpasok natin hanggang ngayon dito, ilang minuto ko lang binabiyahe, puro ganito siya. Kamukha siya nung sa lokban yung dinadaanan ko doon. Tapos kita pa yung mga buntok dito. Ayan o, oh. Anilag yung mga buntok dito sa harap. Tatanaw ko na yung mga kapatid. Napakatahimik pa. Yun lang. Putol na yung pinakakalsada dito. Eto na yung pinaka ano, kasunod niya. Hindi na siya sementado. Lupa. Pero hindi ko alam kung itutuloy pa to ha. Ayan. Pero parang kapraso na lang to eh. Tapos karugtong na niya yung pakaliwa. So nakikita ko kasi sa mapa, parang ito na lang yung nabitin pa. Pero mukhang tinutuloy pa. Dinadaanan na rin kasi talaga siya ng iba. Kasi mukhang malapit yung daan pagka dito. Tsaka hindi traffic. Umabaon-baon pa yung ano dito. Gulong dito kasi medyo malambot yung putik. Mukhang bagong basa eh. Baka umulan dito nung nakaraan. Pero hindi naman siya ganun kalambot. Ah, may bayad po dito? Lima lang po. Okay, wait lang ha. May bayad pala dito, 5 pesos pagdaan. Salamat. Ano yun kuya, palabas tsaka papasok, 5 ganun? Okay. Hindi, dito lang ako sa may ano. San Ildefonso din. Salamat. Ayan, palabas papasok pala. May bayad ng 5 piso. Tataka lang ako dun. Alternate route. Sabihin, ito talaga siya dapat daanan. Pero may sumisingil ng palabas tsaka papasok. Naisip lang. Naisip lang ako kung may ano, may bahay talaga siya or wala dapat. Grabe yung daan dito sa ano, sa Balte Road. Ayun o. Giba-giba yung mga ano, kalsada.
Ang lalaki. Ay! Nagkatibag-tibag na yung ano dito. Kalsada dito, daan. Dito na sa may ano, malapit sa lupungan. Yun lang nakalagay sa mapa, binabasa ko lang. Pero dito okay na. Pero yung mga dinaanan dun. Grabe. Piyak-piyak. Daming truck. Lalaki. Ang daming nakatambay ng mga truck dito. Ayan o. Eto. Eto pa sa kabila. Mukhang may pabrika dito or nagkakwari, mukhang ganun kasi ang daming mga truck na malalaki. Ayan, kaya yung mga daanan dito posible talagang masira o hindi rin natin masabi kung yung tibay nung mga ano na to nung pagkakagawa ng kalsada, so hindi natin alam mukha naman. O luma na rin talaga yung ano kalsada kaya nagkaganyan ganyan na. So ingat lang kayo pagpunta nyo dito kasi masyadong ano talaga, grabe talaga yung mga ibang lubak-lubak dito kung dito kayo nadaan. Kumambo na naman at off-road pa pala itong dadaanan natin. 8 minutes na lang eh. Pero may off-road na naman dito. Uy. Oo nga po eh. Okay lang po. Tatambok sila, inaayos ngayon. Ay, salamat. Nakaligpas na tayo. Pero pa tayo ibang dinaanan dito. Ayun. Tapos bukod doon, may dadaanan pa pala tayong tulay dito. Ayan. Nasa harap natin. Pero mukhang malinis yung ilog nitong tulay na to, ah. Ayun, oh. May ilog. Ayan. Mukhang okay din ditong maligo, ah. Marami pala talaga yung mga daan dito. Trail. May pahabol pa. Okay, so andito na tayo sa tinuturo ng mapa na New Zealand ng Bulacan. Dito sa part na to, kaso wala tayong makita dito. So, hindi ko alam kung tama yung tinuturo ng mapa. Pero mukhang pag dumiretso tayo doon sa parte doon, tanaw pa rin siya doon sa gawi doon. Tapos matatanaw doon, baka open doon. So dito hindi ko matanaw eh. So kung hindi rin tanaw talaga doon, baka kailangan talagang lakarin. Yan nga lang, wala akong makitang lokal. Kaya hindi rin tayo makapagpasama, hindi rin tayo makapagtanong kung saan dito. So tignan na lang natin dito sa harapan. Kasi baka makita natin doon. Wala talaga akong makitang lokal. Uy, mukhang may nakikita ko maganda dito sa harap, ah. Ayan, oh. Maisan tong gilid natin. Uy, dito din. Ang ganda din dito, oh. Oh. Yung spot na to. Tapos kita dito yung pinaka ano ng semento. Pabrika. Nakikita kong pabrika ng semento. Ayan, oh. Sa harap natin. Dun. Ito yung mga bundok dito. Ayan o. Tapos yung pabrika ng semento, mukhang ito yung Eagle Cement.
kasi malapit na tayo sa Barangay Akle. Makulimlim pa rin. Natuyot na tong mga ano, mais. Okay, direct tayo. Magkano po yung gasolina nyo? Magkano po? 70. Nay, pwede po magtanong din. Saan po yung tinatawag na New Zealand ng Bulacan dito? Diyan sa itaas na yan. Saan po yung daan niya? Pagka ahon mo doon, mayroong maliit na daan sa kaliwa. Ay, kanan. Kanan po. Ah, dito po. Diretso pa rin po ako. Sa naka-ahon. Opo. Nakikita mo yung maliit pakanan. Na kanan. Sa, yung pataas po na yun, yung nakikita ko dito, parang pataas. Oo. Ah. Sige po. Hindi ko po kasi makita eh. Ahon daw tayo dito. Tapos kanan. Pakanan. Dalawa, isang kanan. Tapos, meron pa dito isang pakanan. Ayun. Alin sa dalawa? Pag-ahon kanan eh, ito na siguro yun. Okay. So, nandito na tayo sa tinatawag na New Zealand ng Bulacan. Ayun oh. Grabe, ang ganda no? Mukha nga siyang New Zealand kasi ang lawak nito. Ito oh, yung mga patag dito na madamo. Tapos ito, pati itong part na to. Tapos meron din dong yung isang part na yun. Tapos ito yung mga bulubundukin. O diba sa New Zealand, yung meron parang mga bundok doon na may mga bahay. Sa may ibabaw ng bundok, tapos matatanaw mo rin is mga kabundukan. Ayan o. Ang ganda nitong part na to. May pagka New Zealand nga to. Yung itsura niya o. Diba? May mga alaga din sila, mga baka, tsaka kambing, tapos yung mga gansa. Ang ganda dito. Paikot. Ewan ko lang kung nagpapaano dito. Pa-camping. Kasi malawak eh. Sayang to. Masarap campingan ito. Masarap magtayo ng ano dito, mga tent dito. Oh. Diba? Tapos dun. Tapos dun din, ang lawak nung ano, lataga ng tent, pati dito, mga part na to. Wala kasing tao dito, hindi ako makapagtanong. Nakalaki yung mismong bahay, merong kadena na may padlock, nakita ko. Nakalaki yung pinakapinto. Wala tayong makausap kung pwede mag-tent sana dito. Pwede mag-overnight, ganyan. Sayang, ganda nito eh. Lalo siguro pag umaga dito, ano. Mag-aano dito, naghahamog. Hindi ko rin alam kung nag-aano dito. Yung mga ulap-ulap or sea of cloud sa ibang part dito. Ayun, no, doon nga, medyo mahamog. Dito sa parte ng ano na to. Ng DRT na to. Sayang. Hindi ko alam kung may tao. Kung may darating pa. Yan. Enjoy lang muna natin dito. Ang ganda ng lugar eh. Pandemya. Dito po marami. Oo, ayan, itong mga ano na to, ano. O kasi magandang anuhan eh. Maganda siyang pag anuhan ng mga enduro. Mukal na kasi nung kasi doon may dasal. Tumaas na 'yung mga ibang damo. Kami ko bilang nito, mas damo eh. Oo. Eh napaka nag-aano diyan, naglalaro ng enduro. Enduro. Kasi pandemya noon eh dito naman kasi wala namang ano, available naman dito, wala namang entrance to. Okay. So, paalis na dapat ako. Ito, may nakausap ako si Kuya. So, sabi ni Kuya, ito daw mga part naman na yan, pwede naman daw dyan mag-tent. Tapos, doon sa mga part doon. Tapos, meron pa yung pinakita ko kanina yung sa may dulo doon. Ayan. Pwede naman daw mag-overnight dito, mag-tent. Tapos, mga nasa magkano kuya yung ano dito, mga tent, pagka mag-tent? Hindi dito, alam, ewan ko ba kung may nagpapaupa ng tent dito eh. Pero alam po, nagdadala lang sila. Oo, pero nagbabayad sila dito. Wala, alam ba? Ah, libre lahat dito? Libre lahat. Pwede mag-tent? Ang ano lang talaga, kailangan yung kalat eh. Dilinisin, oo, naman dapat talaga. Marami kasing dumadayo rito, yung mga nag-iwan pa ng kalat.
iniiwan. Hindi na nahiya, no? Libre na. Nagkakalat pa. Oo, napakarami nagpupunta riyan. Yung mga bote, iniiwan, binabasag. Tapos? Eh, alam, nakahiyaan lang namin. Kinabukasan, ipagkanadaanan namin, pinupulot namin at nakaano nga riyan. Oh. Eh, kami lang naman din dadaan dyan eh. Kaya nga. May bukod kami dyan sa baba. Ah, dito? Mm-hmm. Tapos yung minsan, baka masagasaan pa ng mga motor nyo, mabutas pa yung mga gulong, di ba? Pagpunta sa banda-banda, may kabila nung parang kubo na yun, yung binagbaklasan yun, nandun, may palay kami ro sa baba na yun. Mm. Ayan. So, libre naman daw dito mag-tent. Yun nga lang, so, obligasyon kasi natin talagang linisin yung mga kalat natin. So, libre na nga yung lugar. Sana, pakisinop yung mga basura nyo. Ulit-ulit ko din sinasabi sa vlog. Ayan, katulad yun, mga lokal na nagsasabi. Sana, sinupin man lang. So, wag nang kalatan. Kung hindi nyo kaya maglinis, wag na lang kayo magkalat. Diba? So, ganun lang naman kadali yun eh. Para hindi rin tayo nakaka-permisyo dun sa ibang mga lokal. Diba, kuya? Ayan, kuya. Sige, kuya. Salamat, ha. Kanina pa ako nag-ano dito kasi sarado yung bahay na to. So, wala akong mapagtanungan dito kung pwede ba dito mag-tent o hindi. Hindi, meron kasi silang kabila ro. Meron silang kukulin sa kabila. Meron silang mga mungguhan doon. Ah, bumababa doon? Maharbis na ro. Kasi, saan ka ba naman yan? Dito ko, kuya, galing sa pababa dito. Oo, dyan. Umahon ako. Mga karsada na yun, sa may cemento na yun. Oo, bumaba ako dyan. Kasi may pupuntahan din ako dito pa, yung poles. Ay, dyan yun. Alagaw Falls. Oo, oh, punta ka dito. Dyan yun, sa katawa yung poste na yun. Oo. Nagtalong tungo kanina eh. Kasi may cemento na riyan. Oo, may ano naman ako yun. Sinusunda ko na may mapa. Sige kuya, salamat kuya ba. Sige. Pag kabila lang yung bahay niyo, makakita mo, may palusong doon. Kaya medyo mga kamang doon. Oo. Okay, sige kuya. Diretso ka lang dyan. Okay, so diretso na tayo. Pupunta tayo sa Alagaw Falls. Malapit lang. Mga 11 minutes lang, sabi ni Mapa. Andun na tayo. Ako dinala ng mapa. Tingnan niyo. Puro ganito yung binigay sa aking daan. Pero tama na may sinusundan ko. Shortcut siguro to. Shortcut na medyo matagal dahil sa kalsada. Ay, nako. Okay, so andito na tayo sa mismong parking area nitong Alagaw Falls. So tama yung tinuro sa atin ng mapa. Iwalang muna natin to dito. Kila ate. Papakisuyo lang natin. Ate, pwede po makaiwan po nitong ano? Okay lang po. Iwan ko lang po. Medyo mabigat lang po yung mga dala. Sige po. Sige po. Thank you po. Tapos pabili nga po ako ate nung ano? Soft drinks po. May coke po kayo? Apo, mismo? Apo. Dalawa ate. Ayan. So, dalawa yung binili kong ano, soft drinks natin kasi meron tayong kasama dito na mag-tour guide sa atin. Yung tour guide natin na to is ano na dito. Kumbaga bayasang biha sana. Eh papakilala ko sa inyo. Ayan. Oh no. What? Ikaw sasama sa akin. Samahan mo ako doon sa Falls. Malapit lang. Ano pangalan mo? Jay. Jay po. Jay, ayan si Jay. So, sasamahan daw tayo ni Jay doon. Sige, makabisado yung papunta dito. Nakita ko sa mapa, kaya lang, baka maligaw pa ako. So, pasama tayo kay Jake. Ay, ito pala, Jake. Soft drinks, oh. Saan tayo? Doon, diretso tayo. So, papunta na kami doon ngayon sa Falls. At ito nga, nagpasama nga ako dito kay Jay. So, si Jay daw talaga nagtutour guide dito kasi mahilig daw tumaligo doon sa ilog doon. Kaya alam niya yung mga puntahin doon at natawa naman ngayon, wala daw silang pasok, kaya nandito si Jay. Pasama tayo sa kanya. Mahilig ka daw maligo sa ilog? Taong ilog ka ba? Papasok dito, ano?
mga buki rin din. Kaya lang para siyang walang tanim na buki rin. O baka ngayon lang. Pero mukhang hindi pa siya tinataniman kasi ang haba na ng mga ibang mga damo-damo dito tsaka mga ligaw na halaman eh. Dito sa kabila, ganun din. Wala siyang mga tanim. Yan na yun. Yan ang ilog. Ang lapit pala. Ayan, lapit lang pala. Ito mo. Dalawa tatlong minuto pa lang yata eh. Ha? Maganda yung daan dyan. Dyan tayo sa, sabi mo, magandang daan. Eto, kasi pababa ito. Paunti-unting pababa. Uy! Ito na oh. Ang ganda ng ano. Mga bato. Rock formation dito oh. Kaya lang wala masyadong tubig. Ayun oh. Tuyo siya ngayon no. Kakorto yung tubig na dumadaloy. Ayun oh. So sa ngayon tuyo siya. Kakaunti yung dumadaloy na tubig dito. Ito yung pinakagitnang nakikita kong ano. Falls dito, ito. Pinakagitna ng ilog pala. Ayun o. Ayun. Hanggang dun. Tapos hanggang dun. Meron pa dun sa gawi dun? Mga batuhan? Dun. Sa gawi dun, meron pa? Mga batuhan din. Kasi may nakita akong parang ibang mga bato eh. O, ito lang yun. Ito lang yata. Ayun, no? Ayun yung mga cottage sa taas. Marami silang cottage. Ito pa yung isa, oh. Ayun. Ano kaya yung ano na to? Bato na to, no? Kasi yung pagkakahubog niya. Ginawa ito eh. Ha? Akyatan. Ayun o, ginawa siya. Ang alam ni Jake, akyatan lang ito eh. Pero mukhang may ano to. May dahilan kung bakit ganyan yung hubog ng bato na to. Nga lang, di natin alam. Napakaganda talaga ng ilog dito. Ayun o. Napakaganda ng rock formation niya. Tapos ito nga. Mahina yung daloy nitong ilog dito. So, nagtanong-tanong ako dun kay ate kanina. Nakausap ko kasi si ate dun sa tindahan. Tinanong ko kung konektado to dun sa ano. Sa dam. Dito sa may Bustos. Ayun, so sabi niya, oo, konektado daw to. Tapos hindi daw to galing sa bukal. Kaya yung tubig dito, nanggagaling lang to madalas sa ulan. Tapos, nakakalamang nanggagaling sa dam. Dahil konektado nga daw yung ilog na to dun sa dam. So, kaya mahina to ngayon. Ang alam ko, ginagawa yung sa may Bustos Dam. Kaya, wala masyadong tubig dun sa mga kalapit lugar ng Bustos Dam. Tulad ng pinuntahan natin na nakaraan sa Narsagaray na wala masyadong tubig dun sa may Triple P. Tsaka sa may kila Kuya, ano, yung pinasyalan ko dun. Yung isa pang, ano dun, camping site dun sa may dulo. Ayun, kaya mababa daw yung tubig dun kasi nga, ginagawa yung dam, yung rubber dam ng Bustos Dam. So, yun. Kaya nakakalamang kaya ganito to. Kaya konti lang din yung tubig dito. So, dati daw, malakas din daw talaga to dati. Madalas. Ayan, ngayon, ayan, hindi na masyadong umaano yung tubig. Kasi nga, baka nga dahil nga dun sa dam. Tapos, madalang yung ulan dito ngayon. Pero, goods pa rin. Maganda pa rin itong location. Wala nga lang siyang agos ng tubig ngayon. Kumbaga, hindi siya running yung water dito ngayon. Yan. Ito sa akin. Tapos pinapay sa sayo. Tapos isa sa akin. Diba? Tapos meron din akong coke. Yan. Alisa tayo. Tabi mo to. Plastic. Lalagyan natin dyan mamaya. Basura natin ha. Yan. So kain muna kami dito ni Jay. Jay diba? Yan. So ayan. Hindi ko sure kung makakapaligo pa ako dito. Pero magpapahinga ako dito. Magre-relax ako dito sa napakagandang spot natin na to.
Pero yun, kain muna kami dito. Pagkatapos pahihinga na. Sige na, kain ka na, Jay. Sarap ba yan? Sarap yan. So ayun, paalis na kami dito. Tapos nang magpahinga, mag-relax dito sa napakagandang falls na to. Sa ngayon, wala lang. Doon yung pinaka-falls niyan eh. Umabagsak, papunta dito. Pero goods pa rin. Kasi sobrang nakaka-relax ng lugar na to. Maganda siya. Sa ngayon lang, wala lang yung tubig na dumadaloy. Okay. So, papunta na ako ngayon sa next na pupuntahan ko o tutulugan ko ngayong gabi. Oh, nagpalit ka tuloy ng di oras. Nalaglag ka sa ilog. Magkano iniingi mo, tour guide? Magkano? 20? Eh, paano yung wala akong 20? Okay na ba itong 100? Okay na ito.